Good morning, saan iba? Okay, okay. So yeah, for today guys, turuan kayo if paano mag insert ng template. Okay? So before that, nakalimutan ko i-discuss sa inyo last time if ano yung master page. So yun. So daanan ko lang mabilisan if para saan yung master page. Okay. So last time hindi ko siya na discuss if para saan. So yung master page siya yung parang pinaka design or yung pinaka main design nyo na pwede nyo baguhin, and then anong mangyayari, mababago lahat nung nasa ibang pages. Okay, so pag nirang ko to, limutan ko daanan sa inyo last time. So, if makikita nyo, meron tayong header. Ito yung header, yung nasa taas. And then, meron tayong footer. Okay? Then, meron tayong body. Ito yung body. Okay? Now, kung makikita nyo, pag lumipat ako ng ibang page, as is yung ating header. And then, yung ating footer. So, ano yung nababago? Yung body. Yung laman. Right? Ngayon, kasi pwede natin gawin dito is baguhin natin yung nasa header ng isang page lang i-edit natin. Then, pagdating naman dun sa footer, same din. For example, so ito yung year. Nakita nyo may footer dito. Then, pagdating natin ang text dito. Siyempre, hindi pa mag... So, hot reload. Yung reload. Yung reload. Ayan. So, as you can see, guys, yung dinagdagong text is nasa ilalim, di ba? So, nasa homepage. Pagpunta ko ng about, nandun pa rin. And paglipat ko ng contact, nandun pa rin. So, meaning, isa lang yung change ko. Then, it applied to all pages. Okay? Kasi yung lahat ng pages natin is nagre-rely or... yeah, nagre-rely lang dun sa master page. If ano design ni master page, yun ang kukunin niya. Okay? Now, sa ibang programming languages kasi, medyo may problem dun. Kasi lahat need mong baguhin. Lahat babaguhin mo para lang makuha yung same exactly na code. Okay? So, yan, kunyari, kung nag-HTML ka lang, yun. Pero now kasi ata pwede na may master page din dun. So, not really sure. Okay. Now, gusto natin gawin for today is magda-download tayo ng ating mga Bootstrap
template. Okay? So, ano na yung mga sample ng Bootstrap template? So, pwede kayo mag-search via Google. Bootstrap sample template. For example, let's say this one. Sige, ito, dashboard. So, as you can see, meron tayong dashboard page. Then, merong tinagana. Okay. Pag-tog. Tinagana. Sample lang pala. Tignigyan natin ng free. Siguro. Yan. So, yun na ito, SP admin na alam. Okay. So, maraming pwedeng templates tayong gamitin. Merong Bootstrap, merong Material UI, merong SAS, okay? Mostly ginagamit is Bootstrap and then Material. Okay, so para medyo mas madali, Bootstrap na lang. So, kung makikita nyo dito sa Bootstrap template na to, makikita nyo parang puro design lang. So, for example, yan, ito. Meaning nito, itong nasa baba, mga may cards ng primary. Then, merong kulay. Success, warning, info, danger, secondary, light, and dark. So, ito kasi is ito yung mga kulay. Okay, so pag success, green, warning, yellow, danger, red. Info, light blue. So, yung primary, yung pinaka-blue talaga. Then, secondary is gray, light, white, dark is black. Okay? Then, meron tayong mga components, mga cards. Ano yung mga sample na card. Then, ano yung mga sample ng, yan, yung mga, ito naman, mga font awesome na yan. So, card sa plan. Buttons. So, yan. So, ito, more on design na to. Okay? So, hindi ako masyado nagdi-deep dive talaga dito. So, it's your own to check for the design. Because I am not a UI guy. And, yeah. So, mostly ito, not sure sa CS, pero sa IT before, sa curriculum ng IT before, mostly sa third year tinuturo itong ganito, web development. So, not sure sa CS. So, yun. Yan. So, gusto natin, guys, sige, pwede na to. Konti lang kasi yung laman niya. Yan. So, for example, yan. Gusto natin ganito yung itsura ng login page natin. So, yun. Ida-download natin siya. Okay. Pero ako, guys, hindi ko gagamitin itong ano to. Kasi ako may mga downloaded na ako eh. So, lahat ng downloaded ko dito is this is not free. So, this is paid. Okay. So, for example, to 47 admin. Yan. As you can see, 47 admin cost $10. Okay? So, ito na lang preview natin. Kasi ito, meron ako na ito eh. Yan. As you can see, ito si 47 admin. So, meron tayong dashboard. We got the chart. The cards. Ito, cards to mustache. Android messages. So, pag gusto nyo gumawa na parang may messaging. So, feed. So, that's the dashboard. Ito sa pages. Yan. So, sa pages natin, pero tayo landing page. Yeah, this is the home. Yan, sample. Then, meron tayo
Ito yung login page niya. And ito pala gano. To sign up. Yeah. Now, punta tayo sa chart. And so, pipili lang kayo dito kung anong chart yung gusto nyo gamitin doon sa magiging page nyo. Okay? Guys, sa mga gagawin yung system, I do not require na maglagay ng chart. Okay? Pero if kaya nyo, yeah, that's fine. Medyo advanced kasi ito pag maglalagay kayo ng charting. So, yan. Radial, kung gusto nyo pa ganyan. Tables, yan. So, ito guys, yung sa tables naman, kukunin lang natin dito yung pinaka-design. Okay? So, now, dito sa downloaded ko. Yan. As you can see, elements pala. Elements. Notification. Yan. So, yung notification niya is ganyan. Okay, so dito na tayo sa downloaded ko. So, gusto nating kunin itong buong template na to. Okay? So, what we are going to do is, kunyari, na-download nyo na yung template. Okay? So, na-download nyo. So, ngayon, ano yung kailangan nyo kunin dito? So, kunin nyo yung app, then kunin nyo yung, yes? Yes? Do you have question? Yes, Jimar? Hello, hello, hello. Nandiyak ba, Jimar? Sige, baka napindot lang. Okay. So, yun. Hanapin nyo if ano yung mga kailangan yung folder. Okay, and items. So, click natin. So, hanapin nyo lagi yung app or yung JS or yung Bootstrap na Word. Okay? So, click natin yung app. O, meron siyang CSS, meron siyang fonts, merong image, and meron siyang JS. So, eto isa sa kailangan natin. Okay? Punta tayo sa pages. Pagkita natin, ay, puro HTML5, hindi natin kailangan yan. Now, punta tayo vendor. Meron tayo yung Animo, may Bootstrap, Chosen. Open natin. Yan. So, mga JS. Kailangan natin yan. Okay. Now, i-ano natin. Ika-copy natin to dun sa gagawin nating project. Okay, guys. Sabihin na natin na from empty tayo gumawa. Sige, from empty na nga para mas madali nyong maintindihan. Okay, so number one guys, pagka kayo gagawa na ng system, isipin nyo muna kung anong design ng gagawin nyo. If galing Bootstrap or galing ng yung nasa tawag dito, yung may create dun sa via with code na or yung web application. Pwede naman yun. Hindi ako mahigpit. Ngayon lang, syempre, pag yun ang ginamit nyo, yung default design. So, syempre, iba na grade nun. Okay? Yan. So, click natin empty. Okay. So, pwede rin yung web forms na sa inyo. So, for example, nakagawa kayo web forms tapos dito nyo gusto mag-edit. That's fine. Okay? Gagawin nyo lang, i-add nyo lang yung folder na yun, yung sinabi ko. And then, yung master page, babaguhin nyo yun. Yun lang naman, tapos delete nyo yung mga hindi nyo kailangan. So, click nyo empty. So, or i-select nyo yung empty. Yan. So, meron na tayong empty project. So, pag meron tayong empty project, ngayon, once na mag-create na kayo, lagi nyo i-click kagad to. Show all files. Okay? Click nyo na lagi yan. May kita nyo, meron lalabas ito, bin tsaka object na
Nagot kayo, bigla na nagdagan. Ngayon, guys, huwag niyong pakialaman to. Okay? Ignore niyo lang yung bin tsaka object na yan. Then, may kita niyo parang may dot siya na namubuong object. Meaning nyan is yan ay excluded sa ating project. Okay? Now, gusto nating gamitin yung app and vendor kasi gusto natin makuha yung design ng template na yun. Either i-copy nyo to, punta kayo sa folder ng inyong project nyo. So, ito yung isang way ha. Napin nyo sa source, repos, and then web application 5. Punta kayo ng web application. Then, ito, dito sa page na to, pwede nyo i-paste yung inyong kinapi. Okay. That is the long way. Now, what is the short way and easiest way? So, syempre, gusto natin mas mabilis, di ba? So, drag nyo yan pa ganyan. Or, i-copy nyo to, then paste dito. Okay? So, bakit hindi nag-copy? The hell? Hindi nag-copy. Bakit hindi nag-copy? Tayo dun. Silipin ko. Bakit ayaw? Hindi copy ah. Anyways. Ayaw ah. Ayaw. Which is dapat pwede. Anyway, sige. So, sorry guys. Ay gumana nung copy. Or, last one. Yun. Wala pa rin copy. Anyways, maglong method na lang kayo. So, yun. Paste natin dito sa folder na to. Once na paste na natin dito, wala pa rin. May pa rin malabas. I see. Okay. So, yun. Click nyo refresh. Yes. Yes, Adrian. Yes. Okay. So, yun, guys. So, pag nakapi nyo na siya, yung folder, so, nandito na yung app and vendor natin. And then, pag-click natin yung refresh, makita nyo nandito na yung app and then vendor. Yun nga lang, hindi pa siya included sa ating project. Okay? Nakakopy pa lang siya. So, what you're going to do is highlight the entire folder you need. You just added. So, that's app and vendor. Then, right-click. And then, click nyo yung include project. Ayan, makita nyo, nagkaroon siya ng kulay yellow. Okay? So, basta pagka yung itsura niya is ganito, na dot, na nabubuong parang folder. So, or broken folder siya. Meaning, excluded siya sa inyong project. Now, naka-add na yung ating vendor and then app. So, hindi nyo na kailangan galawin to. Ayan na yun. Now, ano yung kailangan yung sunod na gagawin? When you're going to create your system, add tayo ng new item. Then, hanapin nyo yung master page. Pwede nyo i-browse pa isa-isa dyan or pwede nyo i-type. Master. And, ano yung pipiliin natin dito? Meron tatlong lumabas. Web form with master page. Webforms master page. So, select natin yung Webforms master page. So, it's up to you guys if papangalanan nyo or assist na lang. Okay? Kasi pwedeng multiple master page eh. So, eto na lang. So, focus tayo sa isa lang. Now, we got a master page. So, makikita nyo dito, meron tayong content placeholder. Meron tayong form. Then, body, HTML. Now, ang gagawin nyo, pag nakapag-create na kayo,
So, lagyan nyo na space to. Yan. So, sumobra para makita nyo rin yung... Yan. So, ngayon, ilagyan ko na space to. Meron tayong isang part dito and then meron tayong isang part dito. Right? Now, bakit ko siya nilagyan ng ganyan? Kasi, etong content placeholder natin, eto yung ating magiging body. Okay? Now, yung etong upper part na to, eto yung ating magiging header. And yung lower part is eto yung footer. So, header, and then footer. Yan. So, para mas madali nyong maintindihan, bago tayo mag-continue, add tayo ng new item ulit. So, ano yung isi-select natin? Web form naman, kasi pages na yung kailangan natin. So, nakita nyo dito dalawa. Web form, tsaka web form with master page. So, ang pinagkaiba niyan, pag web form lang, si web form is, hindi siya nagre-rely kay master page. So, you're on your own. So, pag web form with master page, kung anong design ni ating master page, or ni master, site1.master, yun yung magiging design ni web form. Okay? So, click natin yan. So, pangalanan nyo, papangalanan nyo talaga yan. Pero for the sake na, yan. So, pili kayo ngayon anong master page. So, dahil isa lang yung nandito natin, ito na yon. Pero pag dalawa master page, pili kayo. Yan. So, now, kung nakita nyo dito, nilagyan ko ng header and then ng footer. Okay? Once we run this, Sinabi lang. So, once I run this one, makita nyo na nag-error. Okay. Why? Kasi wala tayong sinelect na startup page. So, right-click nyo yung web form 1. Then, set as start page. Then, stop nyo muna to. Then, run again. As you can see, nagkaroon tayo ng header and then ng footer. Okay? So, para mas maadali nyo maintindihan, lagyan natin dito ng VR. Yan. So, yan. So, once we F5 this one, ayan. So, meron tayong header and then meron tayong footer. Okay? Then, yung gitna, ito yung ating magiging body. Okay? Paano natin masasabi kung magkakaroon ng body yan? Now, dito sa site1.master, header, then spaces na nilagay ko, tas spaces and footer. Now, punta tayo sa ating web form 1. At special, lagyan natin dito ng body, na word. Okay? So, makikita nyo dito, magkakaroon, ito yung pinaka-body natin. Kasi, content placeholder. Okay? Pagpunta natin dito, content placeholder. Now, pag sinave natin yan, F5 tayo dito, magkakaroon siya ng body sa gitna na word. Yan. So, ganyan nag-work yung master page. Okay? So, mababago siya para sa lahat. Now, gusto natin na implement ngayon yung ating downloaded na Bootstrap. Okay. So, what we're going to do, delete muna natin to. Ayan. Now, ano yung gagawin nyo? Punta kayo sa inyong pinaka-template. And then, hanapin nyo yung pinaka-index. So, hanapin yung either index, dashboard, or home. Now, kung makita nyo dito, tatlo yung dashboard. Select natin isa-isa. So, ito yung dashboard na isa. Then, ano yung isa? So, select natin si no profile. Teka, open ko na lahat ha. Yan. May isa. Ah, drop down pala to. Okay, yan. So, if makita nyo. Okay. As you can see guys, dito, hindi gumagana yung chart. Meaning, hindi na download lahat. Okay?
Kaya minsan yung mga mata-download yung Bootstrap may kulang. So double check nyo lagi. Okay? Kung lahat ba ng nakita nyo doon sa page na yun is gagana pag na-download nyo na. Now, yan. So, anong difference niya? Mahirap ma-distinguish yung difference. Ah, I see. Okay. So, ang difference niya is wala siyang, yan. Yung mismong name, picture, and then yung word na online dito sa gilid. No profile. And ito naman, no sidebar. So, ano yung sidebar na yun? Ah, ito. This one. So, this is the sidebar. So, ito yung sidebar. Pero pagdating dito, wala. Okay. Now, so, nakuha na natin kung ano yung tatlong dashboard. Ngayon, pili kayo. Anong gusto nyong ilagay or gamitin dyan sa tatlo na yan? So, syempre, gamitin na natin tong dashboard mismo. Kasi, kailangan natin eh. Di ba? So, yan, na-select na natin. So, ngayon, punta kayo sa dashboard. So, right-click nito. And then, edit with notepad nyo muna. So, download kayo ng notepad++ or pwedeng Visual Studio Code. Or pwede nyo i-directang open to do sa inyong Visual Studio. Pero mas okay, sige, siguro edit with Notepad++ yun na lang. So, download na lang kayo nyan. Yan. So, makikita nyo dito, yung Notepad nyo, kasi Notepad, ganito lang ang Notepad eh. Yan. So, once na nag-type tayo dito, black lang. Okay, kahit i-save natin to ng HTML file, black lang siya. Okay, naranasan ko to before. Nandito ako nagko-code. To give you an example, open with Notepad. Ito na lang. Ayan. Ganyan kayo magko-code. Ganito kami nagko-code before. That's way back 2010, 2011. So, black. Ang hirap ma-determine, di ba? So, and so, ganyan kami noon. Kaya dyan kami nahasa noon. And, yun. Pero pag tayo yung naka-Notepad++, meron pang mga ibang ano eh. Mga gantong itsura nung ano eh. Kalimutan ko lang ng mga ano. Pwede rin Visual Studio Code. So, makikita nyo may color. Okay. Now, ano yung kailangan natin dito? Wait lang ha. At kailangan ko ng isang sample pa. Dahil tagal ko nang hindi ginagawa. Ayan. Ito, okay. And, okay. So, okay. Balik tayo sa ating main page. Now, so, di ba nilagyan natin na space dito? Dagdagan nyo rin na space dito. Yan. Kasi dito natin ilalagay yung ating mga JS or ating mga JavaScript. Then, alam ko, binura ko rin yung title. Ayun. Okay. Yeah. So, yan. Now, punta kayo ngayon dito. Balik kayo sa code. Ngayon, nakikita nyo to. Itong head. Mula head na yan. So, meta. Copy nyo yan. Lahat ng nasa head. So, copy. And then, paste nyo ngayon dito sa space. Okay? Then, itong title na to. Burahin na natin yan. Yan. Now, kinopy nyo yun nandun sa head. Ngayon, punta kayo sa pinakailalim. May makikita kasi kayo dito na bootstrap ulit. Copy nyo yung part na yan. So, yan. Start script. Then, paste nyo dito. Dun ulit. Okay? So, yan. Kasi dito magre-rely yung mga design natin.
Okay, kukunin nila via link. Ano yung link na yun? Saan nila makikita yun? So, ito yun, yung mga folder na pinagpipaste natin dito. Okay. So, kung makikita nyo to, ayan, href or reference saan? Vendor na folder. Ito yung vendor na folder. Font awesome. So, hanapin natin yung font awesome. Yan. Then, CSS. Then, pangalan nung kukunin niya. So, font awesome CSS. Okay? Yan. So, ganyan yung sample niya kung bakit nyo kailangan siyang i-paste. Then, same din dito nandito sa baba. So, header and footer yung, excuse, i-kunin nyo. Now, meron na tayong nasa laman ng ating mga sa JavaScript, yung mga links, yung style sheet. Now, punta tayo ngayon dito. Kasi ito yung pinakamahalaga. So, ngayon, hahanapin nyo dito sa ating dashboard na inopen. So, for a quick one, gawin natin, copy na lang natin muna yung buong body. So, saan yung dulong body? Body section. Yan. So, hanapin nyo lagi yung ano yung dulo. So, yan. Section class. Up to yung dulo is yung endpoint niya is section din. Copy natin yan. So, pwede natin close to. Close muna natin dito sa ibabaw. Ito guys, pag nirun ko to. Ay, hindi pa na-start. Mali pala ako nang naran. Yan. As you can see, lumabas yung ating template dito. Okay? So, yan. Now, ano yung pinakakailangan lang natin dito? Kailangan natin dito is yung nasa ibabaw. Ito. And then yung ating sidebar. Okay? Then, dito yung magiging body natin. Then, kasi wala siyang footer pala itong na, sample ko. Wait lang. Hindi pa naka-extract. Ito na lang pala gamitin natin. Okay. Para mas ma-ano nyo. So, ngayon, sorry, wait lang ha. Di-delete ko lang to. And, para mas madali nyo maintindihan yung footer. Assets lang naman. Okay. Yan. So, kunin natin yung dashboard. Walang home. Now, same dun sa kanina. Kunin natin yung nasa head. Paste natin dito. So, nawala yung ating title. So, lagyan natin ng title. Sample Bootstrap. And space, space. Kunin natin yung nasa ilalim. So, from script. Kunin nyo yung script. And then, script na to.
Yan. Si Ben yan. Ngayon, napin natin yung ano dito. May mga kailangan natin. So, natin to. Kunin nyo na sa pinakaibabaw. Then, hanggang dito sa div na yan. So, ngayon guys, ito guys, pag kayo gagawa na, iisa-isahin nyo to, ha? So, now, ano yung mga hindi natin kailangan? Saan yung word na footer? Okay, saan ko muna pala. Makita natin yung kailangan na. Oops. Meron akong kulang na na-copy. Div body. Ano kulang? Script. Ayun, sumobra ng div ata. O nga. Sobrahin natin to. Ayan, nawala yung form. Form naman. Anyways, check natin. Form. Kulang ata po. Hindi yung inang form to. Saan pa ba nawitin ito? Kaya pala. Form. Ang tumobli na tayong lagay ng form. Yan, ganito guys, kagawin nyo pag gagawa na tapos nag-bootstrap kayo. Hanapin nyo yung coming form. Ano yung kinulang mo? Closing naman. Nga natin ulit. Manuwal ko na nga lang. Wait lang guys ha. Napin nyo yung isahin ko pa to. Username sa magaling. So, username. La. Ah,
Ah, modal pala to. Hindi kailangan to. Okay, sidebar yung gilid. Okay, so ito lang kailangan natin. Saan yun? Ito lang muna kunin natin. Tingnan natin kung ano laman. Yan. Yan. So, pag nira natin to, end of statement pa rin. Naliligaw. Form. May closing naman. Ay, nako. Itong div na to. Ayun. Dito ko tinturo na ito. Form on href div. Asal na ito ah. Tapos, ito nga lang kunin natin. Try ito. Ano? Saan yung dulo ko? End of statement pa rin. Lang niya. Ah, teka. Alam ko na kung saan. Ito, ata yun. Yun nga. Okay, as you can see guys, ayun ang sample nung pag-debug. So, if asahan yung error. So, ito kasi is na-encounter ko na before. So, kaya alam ko agad if nasaan. Okay? Now, yan. Meron na tayong header. Paano naman si footer? So, try natin, ano. Alam ko may word na footer dito eh.
Ayun, may footer. So, ngayon, pakita side footer to. Okay, sige. So, copy nyo tong si footer na yan. Yan, may align naman. Copy nyo yung word na, ay hindi, ito pala yung footer. Ito, okay. Kasama to, kasama to. Yeah. Tama ba? Ito, okay, okay. So, copy natin to. And punta tayo sa ilalim nito. Ayan. And F5 natin to. Ayan, guys. As you can see, meron tayong header. Then meron tayong footer. Kung titingnan natin yung original na page. So kung may kita nyo yung original na page, ano yung kinuha natin? Yung ibabaw lang. Ayan. Then, yung footer. Ito lang ito. So, hindi ko na sinama ito. Sige, pero sige, sama natin. Wait lang. So, ang ating konti aside. Ito din. Sitemap. May sitemap na word. Home. Okay, ito. Get natin container. Okay, paano mag-align? Control KF, okay? Para maganda tingnan yung ating code. F5. Oh, tayo ko pa rin mana. Ano ba yung download ko? Ano ba ito? Subscribe. May kulang. August. Anyways, so may kulang. Anyways, para hindi tayo magtagal. Ito na lang ulit. So, yan. Ganyan guys yung sample, okay, na gagawin nyo. Kulang ata yung napis ko. UL. Ayun. Yun guys. Kaya siguro hindi gumagana kasi kulang. As you can see, UL wala yung start. So, that's why try ko nga kopyahin na ng buo aside, last nating yan para lang makita nyo sobra. Create amazing things. Pag ganyan guys, titingin nyo lang asan yung create amazing things, kasi yun yung nakita ko na word. So, nasa ibabaw. Nining. Saan yun? Baba pa ako. Kasi sobra. Yan. So, try natin ito yung copy natin. Stay. Sobra. Hindi, tama. Hindi, nawala.
Okay. So, last na i-try natin. Parang hindi pa natagagana. Ano yun? Ayun, gumana na guys. Okay, so malila ako ng copy kanina. So, yan guys. So, kung anong gusto nyo gamitin naman ngayon sa header tsaka footer, yun na lang yung i-edit nyo. Okay? Hanggang sa mabuo nyo yung gusto nyong web app. Okay? So, sa inyong system. So, ngayon, tatanggalin nyo itong mga to. Yung iba dyan. Kasi hindi natin kailangan yan. So, ngayon, titignan nyo na lang dito sa ating header. Sana yun. So, yan. Hanapin nyo na lang dito ano yung mga hindi nyo kailangan. Yung mga menus. Okay? Yan. And, basta lagi nyo tatandaan, guys. Wag na wag nyo lalagyan yung content placeholder ng kung ano. Asan yung content placeholder? Medyo malalim pa pala. Yan. So, lagi nyo spacean to para alam nyo kung nasan yung content placeholder nyo. Ito yung nagdi-divide sa ating header and then footer. Okay? So, for now, may question kayo. Nagets nyo kung paano maglagay ng bootstrap pagka kayo nakapag-download na? Okay. So, yun. Mabusisi nyo lang gagawin. Okay? Na iisa-isahin nyo. Talagang babasahin nyo yung code. Okay? So, napaka ano lang naman. Madali lang naman. Why? So, basta lagi nyo kunin lagi kagad yung script. And then, yung ibabaw na script. Ngayon, ang sunod yung gawin, ano yung gusto nyong ilagay doon sa header? Kasi ito naman lagi ito. Yan, click nyo to. Yung base yung body, yun yung kabilang dulo, right? So, hanapin nyo agad yung susunod na div. Tapos, scroll down nyo lang ano yung mag-highlight na div. Ayun. So, meaning, ayan yung isa natin kailangan. Ano yung sunod pa? Kasi baka mamaya meron tayong kailangan pang kunin. So, actually, that depends. So, yan. Ito, kailangan natin to. Yan. Kasi, pang header yan eh. Ngayon, ano yung mga hindi na natin kailangan? Pag may nakita na kayo mga lorem ipsum. Okay? So, yun. Pero, that depends pa rin. Kasi minsan yung iba, ano na eh. Ito, hindi ko nilagay ito eh. Diba? Hindi ko na nilagay yan. Ng nav sa div lang ako eh. Oh, as you can see. So, yun. Hahanapin nyo nga lang. Okay? So, medyo matrabaho sa una. Pero, kung kabisado nyo yung yan, kung napag-aralan nyo before sa senior high nyo, yung HTML, madadalian na kayo dyan. Okay. Now, let's say, na-establish na natin yung ating front, yung ating master page. Ngayon, ano yung next nating i-establish? Yung ating body. Yan. So, pagdating dito sa content placeholder na to, sa ibabaw, content 1, nahati kasi to, content 1 and content 2. Diba? So, bakit siya nahati? Kasi, si content 1, dito na tayo. Itong content 1 na to, dito kasi tayo maglalagay din ng mga JavaScript natin. Gaya ng nandito. Ito. Okay, ngayon, punta tayo sa ibang page naman. Ano ba yung mga pages na meron dito? Let's say, check natin tong profile. Ayan. So, profile page. Ngayon, dahil HTML yung ating pinagkukunan, so, edit nyo ulit with Notepad++. Ako, no, sa Notepad++ ako sumisilip nito eh. Dahil may kulay kasi. Ngayon, hanapin nyo yung mismong body.
na gusto nyong page na kunin. Para lang makuha natin yung mismong design. Then, yung mga susunod, copy-paste na lang yan talaga. So, ngayon, hanapin natin yung word na Anna. Guys, nga pala, just to let you know, yung pinagka-copy natin doon sa dashboard na ginawa nating header and then footer, yun din ay makikita nyo din dito. Okay? Kaya, hanapin nyo. So, yung mga few ano talaga, maghahanap talaga kayo. So, kaya sa team nyo, ito yung gagawin ng inyong front-end developer is ayun. Control left, find natin yung anan na word. Ayun, nakita natin agad. So, ito yung ating magiging tawag dito. Siya yung nandito. So, baka hanapin natin ito picture. Spec element na natin. So, this is ano yung mismo ano? Nahihirap pa na nga pin. Div class MS0. Anyways, huwag na mahirapan kayo dyan. Ah, hindi. Ito na yun. Okay. So, yan. Starting there. So, copy nyo yan. Then, hanggang saan yung dulo? So, hanapin natin yung word na, sige, bio. Then, yan. Dito. Start tayo dito. Kasi ito, kailangan natin yan. Then, yan. Largan nyo lang dyan. So, makikita nyo pa rin yung mga lorem ipsum. Recent activity. So, baba pa. Okay, sumobra na. Kasi may nakita na akong keyword ng pang-footer. Ayun, ito yung bio. So, hanggang saan yung kukopihin natin? So, siyempre, div. Kasi div tayo nag-start, right? Ngayon, paste natin dito. Ayan. So, nandiyan na siya. Ngayon, ano ngayon yung susunod yung gagawin? Kailangan natin lagyan ng laman to. Ngayon, punta kayo dito sa pinakataas. Kuhain nyo ulit to. Pag nakapin nyo na yan, paste nyo ulit dito. Burahin mo natin to disable na yan. Then, punta kayo dito sa ilalim. Copy nyo rin to. Yan. Now, nakapin natin yun nandito. Pero, huwag nyo kakalimutan. Kamukha kasi ito nung pag-copyahan nyo. Ngayon, pag-compare natin. Okay, ano nga lang para mas madali natin makita. Sige, mamaya na nga. Now, as you can see, kung titignan nyo dito, ito yung kailangan natin bawasan. Kung makikita nyo yan, kung ipaparallel natin, meron na tayong metacar. UTF, meron ng edge. Burahin nyo na yan kasi hindi na natin kailangan yan. So, if we can see that, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 10. Sobra. So, meron tayo style sheet. Try natin to. Burin na yan. Ito din. Material team. Ah, may title kasi ito. In short, burin natin yan lahat. Ayan. And then, meron na rin tayo nito sa kabilang page. Burin natin. Script. Yun. So, dahil meron na siya lahat sa ating master page, hindi na natin siya kailangan dito. Okay? In short, naka-general kasi to. Okay. Pero, huwag kayo pakampante na baka, ay, ano, may kapares naman, baka itong susunod na page, ganun din. No. Okay. Kasi, for example, ibigyan ko yun ng magandang example. Hanap tayo ng, ano, may mga portfolio siguro. Ating ilalim lagi. Plugins. Okay. Meron din pareho to. Hanap tayo ng iba. Hmm.
Okay, meron din. Yun. Maubos oras natin kakahanap. Yun, guys. Meron kasi, guys, na pages na minsan is... Balik ko lang sa... Meron kasing pages na merong naiiba minsan. Okay? So, hanapin nyo talaga. So, dahil ito, swerte, lahat nung nilagay natin dito is nasa master page na. So, buburay na natin yun kasi masyado nang redundant. Now, i-run natin to ngayon. So, ayun. Nakita nyo, gumagana siya, guys. Ayan. Additionally, kapag ito ay ating in F12, nagiging mobile na rin siya. Okay? So, yan. So, pag hinig natin itong arrowhead pataas, automatic umakit na siya. So, yun. So, ganyan ang Bootstrap. Ganyan ang master page. Okay? So, eto guys, hindi na kayo mahirapan mag-design. So, sa una lang kayo mahirapan na i-align nyo yung inyong mga code para ya ano. Pero once na ma-align nyo na yan, copy-paste na lang yan. Lalo sa mga pages, lalo kung ang gagamitin nyo is parehas-parehas naman. Copy-paste, copy-paste, ganun lang ang gagawin nyo. Okay? Now, so pag gagawa ko ng another page, ganun lang din ulit gagawin ko. So, create tayo ng another ano, add lang kayo ng web form with master page. Pangalanan nyo. Iligay ng master page. Ayun, then yan. Paste nyo lang dito kung ano yung gusto nyo i-ano. And maki-carry over din kung ano yung design ng master page. Papunta dito sa ating web form 2, master page. Now, baka mamaya tanongin nyo ko, paano naman mag-setup kung gusto ko web form 2 naman yung ating page. So, set as start page lang. Okay? So, once we run this, F5 ako, control F5 or F5. Ayun, na-carry over pa rin ni web form 2. Okay? So, any questions so far, guys? Wala. So, I do expect by next week, meron na kagad kayong magagawang ganito. Hello, guys. Are you there? Are you still there? Hello. Yes. Sir, ano maglagay ng picture? Picture? Kung saan, sir? Paano picture? Kahit anong picture, sir. Basta kung anong ano lang. Sa mga background, mga ganyan, sir. Ah, dito mo nalalaroin yan. So, image yan. So, mostly kasi yung mga picture or yung mga images na makikita natin dito is nandito lahat yan. Sa folder na inad natin. Ngayon, iisa-isahin nyo lang yan. What if gusto nyo paltan to? Let's say... Oh, sige, itong Ana na lang. Yung picture ni Ana. Punta tayo sa... Webform 1. Tapin natin yung Ana. Where's Ana? Ayan. As we can see, the image targeting... is assets, image, demo, then avatar 1. So, si avatar 1, eto siya. Ayan. Kung nakikita nyo, nung tinutukulan lang lumabas yung picture. Okay. Now, pagka pinalitan natin siya ng avatar 2, avatar 2 ko siya, ha? So, kakarun ko lang ulit.
Okay, hindi siya napalitan ng start page. Napalitan na siya. Okay, so from avatar 1 to avatar 2. Okay. So, yan. Ganyan lang magpalit nun sa picture. Yan ay static. So, kung lalagyan nyo na ng code yan, so, syempre, gagamit na kayo nito mga to. Yung nasa ating mga nasa tool items. So, let's say ito, image. Lalagyan nyo dito. Ayan. So, ASP image. So, bigyan ko na kayo na sample. SRC. Ayaw. Tingnan natin. And ito ay comment natin. Yun. Mana. Okay. So, ito naman, pwede na natin laruin to sa code. So, bakit yung itsura niya, ano, hindi kasi natin kinopy yung class. Okay, so, copy natin yan. So, pag nirefresh ko to, naging bilog. Okay, so, yan yung gamit ng ating bootstrap, ng ating design. Okay, now, gusto natin pwedeng paltan din yan. So, let's say, sige, lagay natin ng code. Lagay tayo ng button. So, sa button na to, change picture. So, sige, btn, change na lang. Yan, ngayon, gusto natin palitan yung picture ng image 1. So, punta tayo kay webform 1, then, hapin natin yung button change, click natin yung, button 1, then click. Yan. So, gusto natin palitan yung pangalan, no? Ano? Ay, yung pangalan, yung picture. So, bago yun, ID, btn change. Palitan natin to image, profile picture. Yan, profile pic. So, gusto natin, pag-click tong button change, magpapalit yung picture ng ating, ano. So, image, profile pic, dot. So, natin kung may error, SRC. SRC. Alam ko, wala eh. Oo nga, wala. Ako. Image. Ayun. Image URL equals ano yung gusto nating ilagay? Ayun. So, try natin kung gagana, guys. So, yan. Pag-click ko to, hindi siya nagbago kasi naka-SRC. Okay, sige. Ganito na lang. Tanggalin ko yung SRC. Yan. May kita nyo walang picture. So, sana gumana. Ayun! Gumana! Diba? Nagkaroon siya ng picture. Pag na-refresh ko yan, mawawala yung picture niyan. Ay, nandun pa rin? Okay, sige. Hindi. Dito tayo ng page 2. And balik tayo page 1. Dapat walang picture yan. Okay. So, wala picture, diba? So, change picture. So, ang UR, ang nakalagay kasi natin dito, ang picture na gusto natin ilagay is nasa assets, image, demo, avatar 2, right? So, eto guys, pwedeng-pwede natin itong gawin or ito naman is kukunin niya yung ating SRC via database naman. Okay, so kunyari nag-save kayo ng picture or nag-upload kayo, pwedeng ganito yung gagawin, okay? So, this is an example. So, close natin yan. Ayan. So, once we click the change picture, yun, nabago. O, sige, align natin. Align natin yung button. lagyan natin ng another div. Ayan. So, cut natin yan. So, ayan.
Div plus xm2. Wait lang guys, hindi ako masyado familiar din sa mga design. Sabi natin, collects. Ito na lang siguro. Ayun. So, umandar na yung change picture natin pero nandito lang sa kilid. So, yan. Paglalaro-laruin na natin yung sa design, mag-ano na rin. if saan malalagay, if saan, ano, anong kulay. Yun. Unfortunately, guys, hindi ko kayo masyado maano sa mga design kasi hindi ako pang UI talaga. So, you're on your own. Yun. So, kaya ako tinuro sa inyo if paano mag-ano ng Bootstrap. Kasi, as I said, hindi lahat ay kaya mag-design. Okay? So, possible na doon sa isang grupo nyo, lahat kayo hindi kayo designer. Okay? Additionally, ito kasing Bootstrap is built-in na. Okay? So, I don't really care if ito gagamitin nyo or what. What I really care is how did you implement it? Okay? So, swerte nyo guys. Dahil, nandito ako as instructor. Why? Kasi nung wala ako dito, nung hindi pa ako na ano, hindi pinapayagan lahat ng student na gumamit ng Bootstrap. Okay? So, sa lahat na nagtitesis, bawal. As in, bawal. Gagawa ko from the scratch. Okay? Pero nung pagpasok ko dito, nung last year, nagulat yung mga ano, yung mga hawak ko. Bakit daw pwede Bootstrap? Kasi nilabang ko sa faculty yan. Na lahat ng student or merong mga student na hindi kaya mag-design. Additionally, Bootstrap itself doesn't have any function at all. Walang function yan. Anong function lang nito? Navigation lang ng pages. Pero it doesn't have any function at all. Kayo pa rin ang gagawa. Okay? Then, yan. Tinanong talaga yan eh. So, tinanong. Papayagan ba natin na ano, gumamit ng Bootstrap ang mga student? So, yung mga kumukontra na huwag pagamitin, bago pa sila makasagot, sinagot ko na kagad. Okay? Na payagan natin gumamit ng Bootstrap ang mga student cause the Bootstrap itself doesn't have any function and most of the student doesn't know how to design. Kaya nakita ko yung mga thesis before eh. Nung pati nung nag-aaral kami. Pero ako, ginamit ko Bootstrap eh. Lasilap palag eh. tawag dito. Yun. Nung sinabi ko yun, haba na mga pinagsasabi ko, wala sila sagot. Ending, okay lang. Sige, pagamitin natin. That's why, yung mga nagtitesis ngayon, masaya ang buhay nila kasi hindi sila nagde-design. Okay? So, yun. Swerte-swerte kayo. Hindi nyo alam mag-design from the scratch. Kasi kung nakikita niyan, sa sobrang dami niyan, gagawin niyan, guys. Pagde-design kayo, kita niyan? Isahin niyo yan kung magma-manual kayo, ha? So, pwede kayo mag-manual, okay? If you're a designer talaga. I don't care. Well, it's good for you if kayo makakapag-design ng sarili nyo. Okay? Dahil, tawag dito, stepping stone yan kung kayo makakapag-design ng sarili nyo. Ako is hindi ko kaya mag-design ng ako lang dahil hindi ko talaga forte yan. Pero yeah, kaya kong basahin yung mga iyan. Pero if I'm gonna do it from scratch, no, hindi kaya. Okay, kaya ngayon sa work ko, I am a full stack developer right now. Hawak ko rin yung design. So,
umaasa ako sa template na Bootstrap din na ginawa nung naunang dev na pinalitan ko. Now, do you have any question, guys? Wala, guys, as in. So, mean, yes. So, that depends on you. Nasa sayo na yan. Hindi ko masasagot yan. Why? Ah, okay. Sorry. Be specific kasi sa question. So, ang pagkakaintindi ko is yung pag-standard ng picture. Yung mga default. Pwede kayong gumawa ng mga sarili yung folder dito. Nasa sayo na yan. Oh, lagyan natin ng folder dito. Yung folder. Oh. My image. Oh. Ayan. So, diyan mo ilagay ngayon yung mga image mo. Nasa sa inyo. Gusto nyo mong dito. Dito nyo yung lagyan ng folder. Default image. Nasa sa inyo. Okay? It's up to you. Pero syempre, be clean kapag kayo'y gumagawa na. So, para mas madaliin nyo rin mahanap yung nasan folder yun. Okay? Be in general. Okay. May question pa ba? Guys, are you serious? So, meaning, na-gets nyo lahat to. Or nahihiya lang kayo magtanong. Huwag kayo mahiya. Kung talaga hindi nyo naintindihan, that's fine. Meron at meron kasi talagang ano, slow at fast. Sir? Yes. Sir, for the data system po, how can we import it dyan po? Like, i-integrate po siya. Is it a long process po ba or is there a shortcut that we can do? So, okay, so for the database naman, actually by next week, susunod na day na nasa amin. So, talabas kasi ako guys eh. So, sige, by Tuesday and Thursday na lang, okay? So, for the database, gagawa na rin tayo ng login page doon. Additionally guys, sa login page, yung mga susunod na talaga, papakita na lang ako ng ano, kung paano nyo gagawin, okay? May chunk of codes kasi kita nyo naman like 1 hour kinain just to hindi ko pa nga tinype to eh copy paste pa. Okay, so yun. So for the database, sige, bibigyan ko kayo ng quick one, pero yung pag ano na actual na pagkuha or what, by Tuesday yan ano. Okay, I'm gonna give you a quick one. Close all. Yan. So, hanapin nyo yung dito sa web config natin. Nandito lahat ng ating mga configuration, lahat ng mga ina-add natin sa ating database. Ay, bakit? Ito pa rin yung kinukuha niyang default. Ang trabaho to ah. Okay. So, eto guys, eto ay default na nagkaganyan. Oh, makita nyo C# sa trabaho kasi yan. Okay, yun. Okay, quick one para doon sa database. So, last time sinabi ko sa inyo, huwag nyo gagamitin tong design. Ayan, kung makikita nyo guys, so sira. Diba? So, sira yung design niya. Huwag nyo gagamitin. Now, bibigyan ko kayo ng very, very quick one or very easiest way para magkaroon tong magkaroon ng ating ano, connection sa ating database dito sa ating web config. Very easiest way. Okay. Doon tayo sa wizard one. Na, pili kayo dito sa data. Hanapin nyo yung grid view or drop down list. Pwede rin. So, sige, grid view na lang. Tayo sa dulo. Time add. Ay, hindi. Sorry. Saan yun? Ano? Ayun, ito yung body. So, grid view. Paste nyo dito. So, pag na-paste nyo yung grid view. So, ito mas okay. Gawin nyo bago kayo maglagay na ano eh. Ng Bootstrap. Then, click nyo yung data source. SQL database. Connection string.
So, pag wala pa kayong connection, say new connection kayo, then nire-retrieve yung ating, ito yung nasa SQL server na natin, okay? Nire-retrieve nyo ano yung server name nyo. Pero dahil matagal, that. So, wait, purahin ko. As you can see, hindi clickable yun nandito sa ilalim. Pero nung nilagyan ko ng dot, nagiging clickable na siya. Yan. So, magkakaroon siya ng dropdown. Ayun. So, last time, ang ginawa natin, di ba, yung student database. So, select natin yan. Test connection muna. Test connection successful. Pwede rin natin click yung advance. So, di, huwag niya ako gina kayo mag-advance. Click okay. Ayan. So, for example lang, wala kayo ng dropdown. So, ngayon meron eh. Ayan. So, check natin tong connection string. Kasi gusto natin makita yung connection string natin. So, yan. So, as you can see, ay, di ba pindot? Di ba yung web config natin kanina, blanco? Ayan. So, ngayon, pili kayo kung anong mga tables yung gusto nyong kunin. Okay? So, for this one, guys, ang kailangan lang naman natin talaga is yung connection string. Not the table entirely. Okay? So, ngayon, yan. Sige, sample lang. So, finish. As you can see, nagkaroon na laman yun dito. Okay? Pag niram ko yan, si webform 1, makikita nyo yung table. Ano yun? Ito yung mga pinag-a-add natin last time, di ba? So, nagkaroon na laman yung table. Guys, ayoko makita ng ganito, ha? Na via table, via ganun yung igagawin yung sa paglagay ng table. Lagyan nyo ng laman. No, 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 no yan. Okay? So, never ever do that. So, kaya ako lang nilag ginawa yan para lang magkaroon kayo ng connection sa inyong database. Okay? This is a non-secured way. Okay? Wala security to pag ganito yung ginawa nyo. So, now, bago ko i-delete to, punta tayo web config. Ayun, nagkaroon na tayo ng connection sa database. Okay? So, add name, pangalan ng ating database. Connection string, sorry. So, ayan. Meron na, diba? So, ngayon, pag kayo magkukod, kukunin nyo lang to. Connection string name. Pag nagkukod na kayo, ano yung connection string name? Ito na yung tatawagin ka ganun. Pero yung mga makikita nyo sa YouTube, long method. Okay? So, for the sake of ano, baka yun ang gamitin nyo. Okay? So, yan. May connection tayo sa database. Actually, pwede ko na i-delete to. Delete din natin to. Then, save. Ngayon, pag mag-ano na tayo sa database, pwede na. Okay? Yun. So, ganun lang kasimple mag-connect ng database. May connection na tayo. So, ano na yung susunod? So, mag-ano tayo ngayon? Yung mga magkukrud na. So, pero by next, ano, yung susunod na day, login page na kagad yung i-ano ko sa inyo. Okay? I will skip the crud itself. Why? Isasend ko naman via YouTube yung ano, so pwede nyo lang panoorin. Yun, guys. Later mga gabi, pakipaalala sa akin na i-post. Ipo-post ko na lahat. Okay? So, ang ginagawa ko kasi talaga before is paisa-isa. Yun nga lang kasi, sobrang busy ko, nakakalimutan ko na. So, ipo-post ko na lahat ng kailangan nyo. Lahat ng ita-topic natin. Okay? So, yun. Pakipaalala na lang mamaya. Gabi. Okay? Kasi ako yung lalabas ngayon. So, any question so far? Hello po, sir. Under pa din po yan ng Visual Studio po? Yes. So, yun. Kasi pa ba? Sir,
last time po did you discuss on like how to share po a specific project so they can access it from anywhere? Like parang sa docs po, like ma-access niyo po from different account. Sorry, pa ulit. Is there a way po to parang ma-share po? Like parehas po sa Google Docs and Google Excel, sa Excel po na pwede ma-share po if you're using a specific account. You're saying na ito pag nagko-code ka. Apo, sa project file po na pwede siyang i-share? Or bawal po yun? Pwede naman. Ako, ang ginagawa ko, naka OneDrive ako. So, as you can see, wait lang, may makikita kasi kayo ano eh. sir, pag naka OneDrive po siya, so nasa cloud na siya, pwede siyang ma-access ng kahit sino po na pwede niyong i-share siya? Yes. So, yeah, as you can see, ito, naka OneDrive to, lahat to, oh, accessible ko to online. There's a ano nga lang a problem, okay? Once kasi magkamali ka dito, damay yung ano, yung nasa OneDrive mo. Depende na lang kung naka-DevOps ka. So, okay, I'm gonna give you an example. So this one is for my work. Okay. So as you can see, ito is dito repository. So dito naka-save yung files. Okay. Now pwede ko kasi na ano, mag-add ng mga in-add ko, then dito ko i-ano, i-save. Yun yan lang guys, hindi ko tinuturo to sa first year. Way too advanced to. Sobrang advanced na ito. Sa fourth year ko lang tinuturo to. So, yun. So, ito yung pinaka okay mag-save if you want to share your code. So, if you're familiar with GitHub, ayun. Same siya dito. Pero kasi ako, I am not fan of GitHub. So, DevOps kasi ako. I am a Microsoft guy. So, yun. Kada update ko, upload ko lang, pull request, then mag-merge siya ngayon. Pag na-merge, so I'm gonna give you some example. So, yan. Ito yung kinode ko last time. So, based dun sa, ano, then i-merge siya ngayon dun sa ating main code. Now, paano pag nagkamali ka? May mga branches na tinatawag dito. Pwede kang bumalik sa dati mong branch. Pero wala dun yung in-add mo na bagong feature. Okay? So, ganun. So, yan. Kita nyo, dami kong code. So, any other question, guys? Before, ano? Wala. So, on my end, guys, ano ko na, lahat kayo, nag-gets nyo lahat to. Am I correct? Yes, sir. Hello, guys. Hello. Yes po, sir. Nakutod. Okay. Ilan lang kasi sumasagot. Yung iba. Guys, huwag kayong mahiya na magtanong. Baka pagdating ng mga alagit na ng ano, bigla kayong mangingiyak na, hala, hindi pa kami tapos. Paano yan? Sir, last question. Yes? Since we're using SQL po, so pwede na po kami mag-input sa SQL mismo? Pwede na kaming gumawa ng mga project files doon? Why would you do that? Oh, hindi. Oh, I thought po kasi like yung database po na gamitin namin. Ah, yes. Gagawa na kayo ng database nyo, okay? So, gumawa na kayo ng database nyo. Be specific sana pag mag-ano. Pero yung mga data, wag nyo lalagyan ng data yon. Pero pwede naman. Pero syempre... Oh, wag muna mag-input, sir, ng data sa SQL? What I mean is, for example, ginawa nyo yung database nyo. Then... kunyari inventory system, nag-add kayo ng products doon sa database, hindi okay yun. Why?
Kasi kung gagawa kayo nung sa data sa system nyo, possible na yung ibang data nyo hindi nyo ma-retrieve dun sa inyong SQL. Why? Sa database. Kasi may mga relationship yan minsan or yung mga connection. Itong table na to naka-connect dun sa another table. Do you see the point? So you will add that manually. Now, ano yung mga okay i-add sa database na data na pwede nyo i-manual? Okay, sige, yung sa login, yung users, like yung username and password ng admin nyo, then some few people, kunyari may staff kayo, ganun. Pero the rest of the ano, no. Okay, ano yung mga pwede nyo pang i-add na manually na sa database? Yung mga data na hindi magre-rely sa another table. Okay? Yun. Oh, sir, so yung mismo pong products and yung mga pricing, etc. Dito mo mismo sa Visual Studio ilalagay i-input? Yes, much better. Oh, okay. Thank you, sir. Yun. So, pwede na kayong ano, bumuo ng database kasi number one, uno ko nga hanapin yan. Okay, so yun. Yung iba guys, may question ba na ano or ano? Baka ano, pagdating nyo ng ano eh, hindi nyo pala gets, di ba? Makayo'y magtanong na at huwag kayong mahiyo. Anyways, baka naman mas prefer nyo panoorin yung YouTube. That's fine also. Kasi baka mamaya, nahihiya talaga magtanong. Well, ano ko na yan, ang dami ko na nahawakan. Pero sa experience ko na, ano, pagdating ng kalagitnaan, hindi pa sila tapos, tawag dito, ang nangyari, may problem sa members, okay? Kaya may mga nalalagas talaga. Baka by next sem, eh, kung 35 kayo, baka mamaya 25 na lang. So, guys, first year, maraming nalalagas. Okay, sa experience ko sa mga kaklase ko pa lang before, maraming nagsiship. Eh, minsan pagdating ng fourth year, yung 40, 20 na lang. So, naranasan ko yan. Pero mayroong iba, matitibay. 40 nung first year, pagdating ng fourth year, 35, konti lang nalagas. So, that depends. Okay. So, wala bang question? As in, wala na. Kapag random nga. Lawrence. Sir. Ikaw ba? Nag-gets mo naman ba? Medyo po, sir. Medyo? Okay, so... Nagdala po sa YouTube, sir. Yung mga... Saan ka banda nalito? Baka ano? Sabihin mo na. Wala po, sir. Wala po. Wala. So bakit medyo lang ang sagot mo at hindi oo? Okay pala, sir. So hindi, bakit? Baka kasi ikaw na maging boss. Pero convenient pa po ba pag sa Arabo pinanood pero hindi siya ngayon? Arabo? Magagawa rin po nila kaya. Kaya-kaya naman po, sir. Ako guys, nanonood lang din ako sa YouTube. Okay? So yeah, that's fine. Panonood kayo sa YouTube. Walang kaso yan. One problem lang doon is you're on your own to learn it. Okay? So, yun. Ako kasi minsan di YouTube ang pinitingnan ko, Stack Overflow ako eh. Talagang binabasa ko na lang. Okay, kasi ako alam ko na yung ano. So, there's certain codes lang na I need to implement. Which is, it is not working on my end. Kaya ako nag-ano. Okay? Yun. So, yeah, if when you know, yeah, that's fine. So, the difference between that is right now, pwede kayo magtanong compare dun sa YouTube. Okay? Kaya I am asking you guys if you got questions or what. Okay?
So, yeah, kung kailangan nyo i-rewatch yan, that's fine. Okay? So, hindi ko kayo pinipigilan. Okay, so next. Kula pa tayo isa dito. Mini-mini-mini-mini-mo. Mini-mini-mini. Ah, ito. April. Mariela. Mariela, hello, hello. Are you there? So, yan guys. As we can see, nag-join, pero wala dito. Anyways. Okay. Mary Ann. Sir? So, ikaw ba? Nag-gets mo naman ba? Medyo, sir. Hindi ko o po ba? Masyadong masindi. Kasi naglalag po konti sa akin kanina. I see. Okay. Pero yung iba naman po, gets po. Okay. So far naman, so I assume hindi ganun ka-critical. Kasi sabi, medyo nag-gets naman. Okay. So, yun. Sige. Yun, guys. Yes, Romar. Wala po, sir. Wala? O, ikaw, nag-gets mo naman ba? Yes po. Tsaka naka-record naman po kami ng tinuro nyo. Kaya okay. Pwede po namin balikan. Okay, okay, okay. So, yeah. Recording is fine. So, sir, last question na talaga, sir. Yes. When it comes to, you said na i-share po siya sa OneDrive, di ba? Well, habang naka-share po siya, can it be like edited real time po? Like, yes. Dalawa kayong mag-edit? No. Mahirap yan. Hindi po siya, ano? Kung naka-DevOps ka, kung naka-repository ka, yes. Okay, pero kung, medyo mahirap yan. Isang tao lang talaga, sir, yung mag-code. There's another one na kung gusto nyo, nakikita nyo itong live share. Click nyo yan. Then, ayan. Pwede nyong mag-live share kayo via this one. Then, pag-click nyo yan, automatic. Pag naka-live share yan, magkakaroon ng link yan. Yung link copy mo, bigay mo doon sa tao na gusto mong maging within your collaboration. makikita mo ngayon, kunyari, ini-edit mo tong part na to. Kunyari, nandyan yung cursor mo. Makikita mo na ini-edit niya yan. Okay. Kung kunyari ako nandito, yes, pwede yun. Or, so, parehas niya, sir, na pwedeng ma-edit yung yes. Project? Oh, the problem nga lang dyan is, what if may na-encounter na bugs yung isa? Damay ka. So, damay ka. Do you recommend it, sir, na sa isang project file, dalawa po yung nagtatrabaho? Actually, that's fine naman. Kung magkaibang page. Pero the same page, no. I won't recommend it. Okay, ibang page siya, okay. Pero different one. Same page, no. Different page, okay. Pero kasi kung kayo, yung mga naka source control, kukunin ko na ito. So, ang hawak ko kasing client is Eastern Telecom. Kung alam niyo yung Eastern Telecom. Alam niyo ba yan? No? So, internet din siya, internet provider. So, yan. So, sharing. Copy link lang yan. Then, paste nyo lang yung link na gusto nyo. So, example, yan. So, pag-click yan ng tao na pinagbigyan mo, automatic magiging share na yan. Tapos yan, pwede kayo mag-chat dito. So, yan. Pwede kayo mag-usap ngayon dyan. Okay?
So, yun. Pwede rin kasi nga na magano kayo ng ano, sa repository. So, dito. So, hindi kasi nakakonekto eh. Ay, never mind. Ay, mag-connect. So, yun. Laka ng pera. Ayan, okay. Ito yung sinasabi ko. Na pwede kayong mag-ano. Ito yung branching na tinatawag. So, once nakinlik nyo to, kung ano yung ginawa nyo sa branch na yun, yun yung makukuha nyo. Okay? So, kunyari, itong 2-3. Dito may login page. Dito merong sabihin natin users page. So meaning sa dito sa MC lang wala siyang users page pero may login page siya. Okay? So ganun. So yan. So medyo advanced na yan. So yun guys. So any further question? Any further question, guys? Meron pa ba or anything? Do you have any further question? Wala na? Okay, so guys, pag ako nag-post, isusunod-sunod ko na yan. So may mga gagawin na kayo. So yun. I'm gonna post the activity one. So and by medyo maikli na. Okay, so activity one by third week ng October, I'm gonna have you to make a login page. Okay, na working. Kasi di-discuss ko na Tuesday yung login page. So, dapat meron kayo mapakita. Okay? So, yun. Sunod-sunod na yan, guys. May mga ano na kayo hanggang mabuo nyo yung system. So, pag hiningan ko kayo, for example, ng login, progress for, gusto ko makita ng tatlong pages na working. So, let's say yung isa inventory. Mayroong inventory page, may users page, may login page. For example, now, dun sa isa, reservation or booking. So, yung makikita ko naman sa kanya, kunyari, ginawa niya booking, users page, login page. So, hindi kayo magiging magkaparehas na ipapakita sa akin. Okay? Kasi inline dun sa magiging project nyo yung hihingin ko. Okay? Hindi gaya ng mga ibang instructor na pag nagpagawa, dapat pare-pares ng ano. Okay? So, yun. So, hindi kayo mahirapan sa akin. So, nasa inyo na lang kung gusto nyo mahirapan. So, yun. So, kung wala nang question, yeah. We can dismiss na. At ako yung lakad pa. So, yun. Thank you po. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you po. Thank you po. Good night. Thank you.